Oh, you're talking about your friend Isaiah. Yes. Disgusting. Yes. Oh no! No! Oh my god, are you serious? I'm coming straight to your eardrums. I'm coming straight to your eardrums. It's Mr. Unstoppable. Nung bata ako, nananahimik ako sa sulok. Nang bigla ko lapitan ng pinsan ko. Kinuha niya yung baraka sa taas ng lamesa tapos sabi niya sa akin, pili daw ako ng isang card. Wala akong kaabog-abog na. Pumili naman ako ng isa. Sabay sabi niya, sige, tanda mo yan, tapos lagay mo sa tuktok ng deck. Nilapag niya yung sa lamesa yung deck. Tapos, pinatong ko dun yung card ko. Tapos tinanong niya ako, ano daw yung favorite number ko between 1 to 10? Ang sabi ko, 4. Sabi niya sa akin, hatiin ko daw yung deck ng 4 packets. Yun yung ginawa ko. Hati ko ngayon ng 4 packets. Tapos tinanong niya ako, okay ka na ba dyan? Tapos sabi ko, oo. O sige, ayusin mo na. Kaya inayos ko na ang 4 packets. Pagkatapos nung nakangiti ako kasi iniisip ko, hindi naman yung mahanap yung baraha ko eh. Tapos unti-unti niya in-spread out yung mga baraha sa harap ko. Nakangiti pa ako noon nang bigla niyang pinakita sa akin ang card na napili ko. Siyempre bilang bata, manghang-mangha ako noon, di ba? Parang, ano nagawa yun? Kinuha ko yung card. Tapos, hinati ko. Tapos, nahanap mo pa rin. Paano? Simula na, nagbago na yung paningin ko sa baraha. Hindi na siya, typical na baraha na pag sinabi niyong, ay, baraha, sugal, tong its, pusoy, solitaire, blackjack, o kung anumang sugal. Simula na, hindi na ganun yung paningin ko sa baraha. Technically, simula naman bata pala, hindi rin naman ganun yung paningin ko sa baraha. Talagang, gusto ko lang yung baraha, pang magic. Pero yun nga, dahil pinakitaan na ako ng pinsan ko kung ano yung magic, mas lalo akong naintriga. Bali, ganun lang yung storytelling. Dapat, yung pinaka-core idea niya, ma-experience o maintindihan o maranasan o madama ng nanunood mo yung kwentong pinapaiwatig mo. Kasi madali lang naman magkwento, pero mahirap iparamdam yung kinikwento mo. Lalo na sa filmmaking, napakagandang ideology nun na dapat lahat ng mga katang ginagawa mo talaga dapat nararamdaman ng nanunood mo. Di ba ako ganun ka bro? Kaya ni-imagine ko pa lang to. Actually, in-imagine ko lang to kagabi. Tapos sinulat ko yung idea ko sa utak ko. Tapos ngayon ay ina-output ko na sa inyo. Tapos ganito ko lang din naman siya na-imagine. Ganun lang din kasimple. Yun na yung pinaka-basic 3 parts ng isang storytelling. Kasi pag sinabi mong storytelling, dapat meron kang intro, tapos meron kang middle, tsaka end. So, technically, yun lang yung dapat mong susundin pag mag-i-storytelling ka. So yung intro ko ay pinakitaan ako ng baraha. Tapos yung middle ko ay pinapili ako ng baraha. At yung ending, nahanap niya yung baraha. Basic lang pare, basic. Pero yung tanong, naramdaman niyo ba? Naramdaman niyo ba yung feeling ko na namangha ako? Hindi ako magaling na artista kasi hindi naman ako artista. Pero tinatry ko rin yun. Pero gusto niyo ng magic. Gusto niyo ng magic. Gusto niyo magic. Magic lang. Isang magic lang. Pili kayo card. Kunwari hindi ko nakikita yung card na pinili nyo. Okay. Kunwari ito. Kunwari ito yung pinili nyo card. Yan. Tapos ang gagawin natin dyan ay alagay natin siya sa gitna. Sa gitna, pare, sa gitna. Sa gitna ng deck. Yan, sa gitna. Ayan, walang cut, pare. Walang cut. Ina-adjust ko lang yung camera para makita nyo yung angle. Fuck me. Okay, yeah. Okay, halo na natin tong kaliwa ko kasi diba kinat ko binigay. Sa isang malupitang balasa lang, malupitang... Magic! Walang cut. sorry. Hindi ako kasing galing ng pinsan ko mag-magic ka. Hindi ako yung convincing na magician. Never kong tinry na mag-magic sa iba. Basically, ang pinaka-point ko lang, ito, mas simpleng explanation ng storytelling. To put it simply, if your audience is a Filipino, you must speak English. but, if your audience is somewhere outside your country, you must speak Filipino, yes, I like what you think. Yes, that is great. Doesn't make sense, right? Doesn't make sense. Really made like 10 figures on some type B stuff. Might go drive me some slight on some hype B stuff. I'll be rocking shit.
100 million for my time creeps up. Buy a paddock, ice that bitch to make my time freeze up. And that's the only way that works to make my mind ease up. But I'll be done with all that bitching, that's for 6-0 stuff. Only hits I never miss, even my shit flows tough. I could write some shit. Basically, ang great this, guys. Ang great this, guys. Ang kahit sinong magaling mag-storytelling ay matakpan ng kahit anong nararamdaman nila. So, technically, ginawa ko itong video na ito na may sipon. Pero, nakita ko sa inyo na kahit may sipon ako at walang-wala ako sa hulog gumawa ng video, naparamdam ko sa inyo normal ako. Pero, napakadami atching nun. Parang yung basang-basa na nga itong pamunas ko ng sipon. Pero yun yung premise ng storytelling, guys. Kung iisipin nyo lang, dapat lagi kayong creative, dapat lagi kayong merong transition, dapat lagi kayong merong malulupit na alibi kapag nawawala na kayo ng connection dun sa gagawin nyo. Yun yung pinaka gusto kong matandaan nyo kapag gumagawa kayo ng isang story, hindi lang basta-basta yung titi-titi-titi, hindi lang basta-basta yung chu-chu-chu-chu-chu. Dapat yung story yung ginagawa nyo ay tugma dun sa ginawa nyo. Bago yun, gusto lang sabihin na storytelling yung magbubuhat ng storya mo. Tsaka iparamdam mo please. Paramdam mo. Dapat convincing pare, dapat convincing. Yun yung pinakamalaga. Banu kasi ng GMA tsaka ng ABS-CBN. Na yung manood ng mga ganong klaseng channel, men. Babano, fucking hell. Hindi sila magandang channel. Doon na lang kayo nadudod. Tuna Fish is like, kasi yung makakita ng mga halilupitang cardistry. Sana hindi kasi pwede magturo ng cardistry, no? Pero kung may nanonood dyan na mahilig sa cardistry, natatawa ako dati kasi diba nag-upload ako ng cardistry na video, tapos ang daming nanood, tapos ang daming nag-expect na mag-upload ako ng mga cardistry na vids. Pero kasi, yung point kasi, yung ayoko lang din kasi sa cardistry, halos lahat ng move na alam ko, ginawa yun na iba, so credit yun sa kanila. Tapos kung ituturo ko sa inyo nang walang permission sa kanila, diba nakakabastos naman yun. Kaya ayoko magturo ng cardistry pero kaya ko naman magpakita. Pero yun nga, hindi lang matuturo. Kasi yun din naman, nasa YouTube din naman nata lahat. Kasi natutulang din naman ako ng cardistry sa YouTube. Hindi ko alam ba't ko ito sinasabi pero yung pinaka point talaga ng video na ito ay moist, you suck! Nung bata ko, malaki titi ko.